Susan, Anjo, agree ba kayo na walang tatalo sa lutong bahay? Yes. Ay, nako, buhay yes. Na patunay. Yes, ang sagot, Mamiso, di ba? Yes, oo naman. At hands down, walang hihigit, lalo na kung ang putahing Pinoy at kahit pa nga nasa kabilang panig ng mundo yan, mangingibabaw ang sarap niyan. Sure, kaya, sure. O tiyempre, kaya hindi na bago kapag ang ibang lahi na papawaw sa ating mga luto. Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo, wow! Wow! Sa kanyang tindig at hitsura, sino mag-aakala na ang kanya palang karera ay bumida sa kusina? Tortellong, also known as eggplant omelet, perfect addictive dish, Filipino snack bed. At ang kanyang specialty, mga pagkaing Pinoy. Kilalanin natin ang tubong Amerika na Filipino-German na si Andre Casper. Sari-sari mga Pilipinong pagkain ang niluluto ng 22 anyos na si Andre Casper. Namana niya raw ang galing sa pagluluto sa kanyang Pilipinong nanay na si Roline. I was living with my mom, my lola, and my ate, and they were all full Filipino. And so really, 90 to 80% of my upbringing was influenced by Filipino culture, the food, the family, you know, kapabayan, all of that. 1990s nang lumipad si Roline patungong Amerika matapos ipetisyon ng kanyang magulang. Dito siya nakipagsapalaran at napangasawa ang German ni si Anthony. Ipinangako raw ni Roline sa sarili na palalakihin ang mga anak sa kulturang Pilipino. Ingrained sa akin na ang pagkain is very special. You know, it's a love language. I make sure that they have Filipino food in the house para naintindihan ng mga anak ko what our food is. I want them to be proud na, hey, this is our food, and don't be embarrassed by it. Good morning, pork belly, cecina. When I was growing up, always it was eating Filipino food. For me, when I was young, it was something to enjoy, you know, for myself. Taong 2009, nang magbuka si Roline ng kanyang restaurant sa California, USA. Katulong niya si Andre at mga anak sa paghahanda sa restaurant. Dahil dito, mas lumalim daw ang pagkahilig ni Andre sa mga pagkaing Pinoy. Pero bago tuluyang sundan ang yapak ng kanyang nanay bilang chef, naging parte muna ng US military si Andre, pero hindi raw nawala ang pagmamahal niya sa pagluluto. When I do get some time away from the military, when I come home, cooking. Matapos ang 4 na taon, itinuloy ni Andre ang pagluluto sa restaurant ng kanyang magulang. Good morning, Cici. Ang galing ni Andre sa pagluluto, kanya rin ibinabahagi online. Ilan na sa kanyang ibinida ang okoy, binagoongan at dinakdakan. Patok din ang pagluluto niya ng dinuguan. Favorite ingredient, pork blood. Take a look. A natural thickener with such a distinct flavor. Sa pagluluto ni Andre, mas naipakikilala niya raw ang sarap ng mga pagkaing ipinagmamalaki natin. Is a lot of my viewers are not Filipino, and you know they have questions, and I have the answers, and I'll try to provide it as best as I can. Filipino food is something that could be on the world stage, but it should be, and it is now. Approved na approved naman sa kanyang nanay ang kanyang cooking contents. Natutuwa lang siya kasi, you know, napapansin daw siya. Sabi, hindi daw niya akalain na napapansin siya. Si Andre magluluto para sa atin ang kanilang version ng chicken inasal. Brown sugar. I'm going to start with my dry ingredients. Banana ketchup. Soy sauce. Lemon juice. The pineapple juice. A little bit of pepper. Ang kanilang mga sangkap, madalas raw nilang binibili sa mga Asian supermarket. Habang pinaiinit at nilulusaw ang marinade, inihahanda na ni Andre ang mga manok. Sa bowl, ibinababad ang manok sa inasal marinade. Let the chicken marinate 12 to 24 hours. With my chicken on the heat, I can now wait 7-8 minutes before I flip it. Matapos ang ilang minuto, luto na ang chicken inasal ni Andre. Ang mga lutong Pinoy ni Andre sa California, mabibili ng $8 o higit 400 pesos para sa appetizers at umaabot naman ng $100 o higit 5,000 piso para sa party trays. Nasa kabilang dako man ng mundo, ang mga putahing tatak Pinoy na luto ni Andre kayang-kayang magpatakam at magpabusog. At yan ang kwentong dapat alam mo!